Sa atin pa rin tampok na balita, dahil sa banta ng Delta variant, mga eksperto pinag-aaralan na ang posibleng pagpapatupad ng travel ban sa mga traveler na manggagaling sa Indonesia. Si Judith Liamera sa detalye. Pinag-aaralan ng mga eksperto ang posibleng pagpapatupad ng travel ban sa mga traveler na manggagaling sa Indonesia. Bunsod ito ng banta ng Delta variant. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, marami na raw kasing bansa ang nalusutan ng Delta variant. Pinalawig naman ng gobyerno hanggang July 15 ang temporary ban para sa mga traveler na mula sa United Arab Emirates, India, Pakistan, Sri Lanka, Oman, Nepal at Bangladesh. Bunsod pa rin ng Delta variant. Nauna nang hinikayat ni Health Reform Advocate at former Government Advisor Dr. Tony Leachon ang mga otoridad na magpatupad ng travel ban sa Indonesia na nakitaan ang pagtaas ng COVID-19 cases at Delta variant. Tugon naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang paghihigpit sa border control ay mas makabubuti kumpara sa pagpapalawig ng travel ban, lalo na at 90 bansa na ang may naitalang kaso ng Delta variant. Samantala, sinabi ni Duque na ang inilabas ng gobyernong listahan ng green countries ay posible pang mabago at mapalawig. Ang mga traveler na manggagaling sa bansang kasama sa listahan ng green countries ay bibigyan lang ng mas maikling quarantine period upon arrival. Sinabi pa ni Duque, ang Estados Unidos ay hindi kasama sa initial list kahit na mayroon itong mataas na vaccination rate dahil na rin sa kaso ng Delta variant doon. Paliwanag ng kalihim, nasa 30% na kasi ang kaso ng Delta variant sa Estados Unidos. Ayon kay Duque, nakatatakot daw ito kaya kailangan talaga ang labis na pag-iingat. Aabot naman sa 17 kaso ng Delta variant ang naitala na sa Pilipinas as of June 17. Para sa Eagle News, Judith Liamera, we live in interesting times.